Ayon kay Nelson Mandela, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Para sa mga mag-aaral na piniling pumunta sa paaralan at matuto. Para sa lahat ng mga naniniwala sa kapangyarihan ng edukasyon. Para sa lahat ng guro, may puso at nais gumawa ng malaking pagbabago para sa buhay ng kabataan. Ang dokumentaryong ito ay para sa inyo. Mula dito sa aming paaralan ay maglalakbay kami papunta sa Kapalong. Ang dokumentaryong ito ay tungkol sa munting paaralan sa tuktok ng bundok sa Wata, Sitio Pinamuno, na kung saan ang lahat ay nagkakaisa at nagtutulungan upang maipagawa ang poste ng trumpa. Ito ang tinatawag na trumpa-aralan. Mahigpit ang sitwasyon sa Pinamuno. Ang sabi ng coordinating principal doon, katatapos lang ng encounter sa pagitan ng NPA at Philippine Army. Kaya lahat kami ay naka-uniforme at may ID para sa safety purposes. Kahit nakakapagod at malayo ang lalakbay namin, nasiyahan naman kami sa pagsakay ng Skylab. Sa Sitio Pandulian upang hintayin ang punong guro ng Pinamuno Elementary School to fetch us from this place papunta sa Sawata District Office. Morning, sir. Hello, good morning. Morning, sir. Mr. Robert Sabay-Sabay, principal ng Pinamuno Elementary School. Matapos naming nakilala ang punong guro, ay tumulak agad kami patungo sa San Isidro District. Sinundan namin siya hanggang nakarating kami sa naturang lugar. At dito namin nakilala si Ginoong Marlon Ebrado, ang dating principal ng Trumpa-aralan at ngayon ay isa ng district coordinating principal. Good morning once again, sir. Kami po yung galing sa Santo Tomas National High School, yung SPA department po namin, sir. Narinig po namin may kakaibang paaralan po rito, sir. At ang tinatawag ninyo itong Trumpa-aralan. Paano nga ba po ito nagsimula, sir? Ang trumpa-aralan ay nagsimula base sa aming mapping sa community where nakita namin na marami tayong out-of-school youth. At ang dahilan nito ay ang kabataan doon sa community, they cannot go to school because they wanted to work as part of their family. So we look for alternative on how to solve the current problem of the community. At based sa ating research, nakita natin itong radio-based instruction. From that time, we conducted meetings with the local officials on how to start that radio-based instruction until we come up with that local name, Trumpa-aralan. Ang Trumpa-aralan ay isang, from the literal name, Trumpa, kung saan ito ay nagbibigay ng mga sessions with the learners in the area. While they are working in their farms, while ginagawa nila yung pang-araw-araw nila na gawain, at the same time, they are learning. Ito ay nagsimula year 2008 at hanggang sa ngayon. Nakikita natin kung paano ito tinanggap ng community dahil nga ito ay comfortably sila no? While nag-learn sila because once a week, they will be convening to validate learning no? For the week's lesson. So, ang ating mga local officials in the area, in Barangay Pinamuno, ay talagang maganda yung tanggap nila sa programa. Kaya nasustain natin ito with the help of local stakeholders, parents, at saka yung mismong mga learners sa area.
Mula dito ay lalakbay na naman tayo ng mahigit kumulang 20 kilometro papunta sa bundok ng Pinamuno. Sa di inaasahang pangyayari, habang tinatahak namin ang bundok, ay nasira ang kadena ng motorsiklo na aming sinasakyan. Kaya sa tulong ni Ginoong Robert sabay-sabay, ay nakisuyo na kami sumakay sa isang sasakyan na may dalang relief goods para sa mga tao sa Pinamuno na naapektuhan ng bagyong Pablo. Po tayo ngayon sa Barangay Pinamuno, San Isidro, Davao del Norte, kung saan makikita natin ang munting silid-aralan ng ALS at dito na rin natin makikita ang kanilang trompa. Mga mag-aaral, ihanda na ang sarili para makinig na sa ating magastos na pamana. Eh, dapat makuha nyo ang mga ang buod sa mga lula na ito para ihanda sa face-to-face instruction natin sa Biyernes. Episode bilang isa. Titulo: Magastos na pamana. Magandang araw sa inyo lahat. Layunin at leksyon nyo ang lalupang makuhaan ang Ano pa ba ang airing time ng trompa aralan? Monday to Friday. Airing time 6 o'clock up to 7 o'clock. To be replayed 4 to 5 p.m. Then Friday, face-to-face instruction. Then before the face-to-face instruction, magkakaroon ng replayed sa mga episode na na-play that week. Ako po si Juliano Vilila, barangay kapitan ng Pinamuno ng San Isidro. Talagang behind kami sa edukasyon kasi nakakapalayo ng barangay. Maraming mga tauhan dito kahit na nag-asawa na, meron naman pong mga out of school youth, hindi nakapunta sa paaralan kasi malayo ang high school. Nakita namin na sila may interest na makapag-aral. Kaming mga barangay official nagsuporta, nagtulong sa pagpatayo ng trompa-aralan, nag-allocate ng budget para sa IM. Mga proof leaders, nakatulong din sila sa programang pang-edukasyon. Marami itong naitulong sa amin kahit na yung mga tao andyan sa kanilang mga kanya-kanyang trabaho. Yung iba naglalaba, yung iba nag-aararo, nag-igib ng tubig kahit na nasa bahay nila, pero napagtuloy pa rin nila ang pag-aaral sa pamamagitan ng trompa-aralan. Matapos namin makapanayam ang barangay captain ng Pinamuno, ay napagdesisyon na namin na umuwi kaagad dahil sa nagbabadyang masamang panahon. Ayon sa mga residente doon, maputik at madulas ang mga daan kapag umuulan. Kahit saan, kahit kailan, ang edukasyon ay walang pinipiling gulang. Kung gusto nating matuto, huwag magpatalo sa bawat hamon ng buhay tungo sa ating tagumpay.